Mapagpalang araw mga kataba. Yan, meron ako ditong buro, burong isda to eh. No, nilagay ko siya sa freezer. Kaya nagtutubig na siya. Lulutuin ko na siya. Bawang, sibuyas, luya, kamatis. O yung mga panggisa natin. Tapos ang kapartner niya, tinapa. Dalawang klase ng tinapa to. Tinakpan ko lang kasi kanina may mga alaga. May mga lumilipad-lipad sa kabukiran. Tapos ang isda natin ay salmon. Kasama ng kanyang tamban. No, nagmix ako ng ano kasi merong yung aming pamilya ay merong gusto ng ganitong isda, no, kaya nilagyan ko na ng mix. Tapos dito naman sa kaldero na to, ipapakulo lang natin yan. Ang ating okra at talong. Nadamay lang yung talong. Sayang naman. So yan, nilagay ko na yung ating gulay dyan. Yan. At alam nyo na rin naman ang mangyayari sa ating isda. Na maya-maya. Ano? Luto na yan. O yun. Medyo marunong na itong nasa tabi ko. Unahin muna natin yung ating salmon. Susunod naman natin yung ating tamban. Ayan, saka tayo magigisa. Dito sa same pan, dito na rin ako magigisa. Tinanggal ko lang yung ibang latak ng ating tinapa. Tapos, nilagay ko na yung ating bawang, sibuyas at luya. Sunod naman natin yung ating kamatis. Ito na yung ating isda. Ayan, na-fry ko na. Yung tamban mga kataba. Matinik lang na isda pero malasa. Yung namang salmon. Halos ano naman. Parang galunggong din siya. Pabayaan muna natin lumambot ang ating kamatis bago natin durugin para lumasa rin. Ayan. Hinog naman tong kamatis na to. At ang ating kamatis ngayon ay advertise na naman ako ng sobrang taas. Pati sibuyas sumasabay na rin. O yan. Yan, ilagay ko na yung ating buro. Pag nagluluto tayo ng buro, damihan natin yung mga makakapagpatanggal ng lansa tulad ng ating kamatis, luya, at kailangan mawala yung puti-puti ng ating kanin. Hindi na rin ako naglalagay dito ng asin kasi binuro na to. Maalat na to. Maglalagay lang ako ng konting pampalasa na ajinomoto. Ayan. Pabayaan pa natin siya magtagal para lutong-luto. Ayan. At saka natin isusunod yung nilaga nating gulay. Ayan. Yung iba kasi hindi kumakain ng buro. Siyempre, respeto sa kanila. Meron tayong mga pagkain na hindi natin nakasanayan. Wow! Pinoy food again ang ating iluto. Dahil narinig ko na naman sa ating si Tinapa! Ayan. Bumili naman si Mama Taba ng dalawang klase ng tinapa. Salmon at tamban. Matinik ang tamban pero malasa. Ganyan yun mga isda mga kataba. Iba't ibang klase ng isda na masarap. Sabi nga nila, depende sa gusto natin. Nagisa naman ako ng ating buro. O yung buro naman mga kataba, syempre, kung hindi tayo mahilig sa buro dahil nakalakihan natin, dati rin hindi kumakain si Mama Taba. Pero pag nakasanayan mo mga kataba, masasabi mong masarap ang pagkain ng buro. Sabi ko nga, depende sa ating mga Pilipino kung ano yung gusto nating kainin at depende dun sa nakagawian. Pagigisa lang naman yan, tatanggalin lang natin ang ating lansa ng buro hanggang sa maluto ng maayos. At meron naman tayong nilaga, ang gulay natin ay dalawang klase lang. Magdagdag kayo kahit anong gusto nyo. Okra naman yan at ginamay ko lang yung
ating isang perasong talong. Yan na mga kataba ang ating dish for today. Tinapa, buro at ang ating nilagang gulay. Okra at talong. Enjoy, kumain at maging masaya. Salamat sa panonood! At bye! Ingat mga kataba!